you're either popcorned or talagang madadali ka ng mga smokes sila na napakalapit. We enter into sub-base and gaya nga ng sabi ko, pre, mapa to ng ex-solo queue. How ayun naman. R7 dares to pick this map is beyond me. 1-0 start. Fastest round. Okay, yun na. Bago na palang personal record, pre. Bagong record para sa kanilang kupanan. Fast-paced round and still, patuloy pa rin itong si Jake RTA, Zeke and Charles para dito sa dalawang kupanan natin na nagkabaliktaran ang bigayan. Pero Min 8 also has this weapon na 1 HP na lang natitira sa kanya, pero Zeke with a good and Zeke play dun sa kanyang iginawa, pero SL2 and R7 parang binaliktad nila yung kwento nung round 1. Oh my god. Buong lamang na ngayon ang R7. Pero Ikus, aggressive pick by Charles! Muntik pa nga. Pero, pre, hindi yun yung dapat ang ginagawa ng Ries. Abangan nyo na lang makapasok si Ikus. Pero good round either way for Ries 7. The next solo queue. Oh! Ha? Pre, nakita mo ba si Charles dun? Ako hindi! Ganun pa kabilis? Nakita mo si Charles? Reaction time eh. Ayan na. Isa pa. May Tom and Jerry moments ba ulit tayo? Para sa kumpara naman na Ria 7. Pero mukhang iba tayo. Kailangan natin i-focus kasi ang daming mga pulado ngayon para sa side ng X-Solo Q. And the point out mo nga yung mabilis na factor on the side of Min 8 up against the side of Charles. Ibang klase. At gusto kong makita yung sa highlight tamaya ng dahan-dahan. Kung kitang-kita nga ba or gaano kabilis yung ganung takeoff na yun. Ayun na nga. 4 versus 4. And this is very, very calm of them. Do not just overexpose their position. Exolo Q, galit na galit, men. Nakakalimutan nga nila yung pagiging passive, pre. Hindi sila nagsiswitch kagad. Ang bilis nilang mag-challenge. Not knowing the consequences. Maagang smoke dito sa CR stairs. Pero yung wood stairs, pre. Yun na yung mamatahan ngayon, iba. There goes the smoke, pero masyadong malayo. Full blinded nga naman. Dinakdakan ni Jake si Ba. Pero merong sagot naman si Silen. As tama-tama lang yung pwesto niya para mangkunya agad yung trade. 7-2-1. 2-1 score. And definitely this is a huge win para Tito sa gantong sitwasyon. And now, knowing that the side of R7, ito nga yung kanilang map pick at mukhang mas nagiging confident sila. Not like dun sa ating naging unang laban. Next solo queue, parang low, ano agad eh, loading muna yung gagawin nila dito at kailangan nilang mag-adjust agad kung ano yung ginagawa ng R7. And Salvatore, ano pa ba yung pwede nating makita sa kaganapan na ito? Kasi Vince ngayon, etong si Silent, napapasok ng dahan-dahan. Solo Q really wants to put the pressure early on, pre. Kadong galit na galit ngayon ng R7 para kumubra ng pwesto. Pero magpunish sila kagad ng R7 with a huge take dito sa Skype. Not even letting them plant the bomb. Pero okay na rin yun as they now clean the house doon sa B site. And so far, pre, lahat ng atakin ng R7, whether it will be B or A, okay. Balansi naman. Balanse, malinis para sa kanilang team. Pero again, the opportunity-wise para dito sa gantong sitwasyon is ano nga ba talaga makakabawi ang kanilang team? Kasi knowing na eto nga ulit tayo, nagbabalik sa gantong sitwasyon, paano nila aayusin para sa side ng X-Solo Q? Kasi parang nagiging positive ngayon ang side ng Ria 7 na okay, map-pick natin to, advantage tayo dito, maging confident tayo, pakita natin yung tunay natin laro. Ayan. 4 versus 5. Isang magandang pwesto lang talaga. Ayan na nga! 1-for-1 lang yung trade. Hindi niya nakuha yung kolat. The next solo queue. My God. They look lost. Hirap na hirap sila dito sa sub-base. Silent gets the trade. E ngayon sa wakas, R7 will be making their way to the site with a post-confident plus yung C4 pa.
And hindi na nga na kailangan patagalin pa yung C4 kasi si Zeke na yung tatapos sa round na yun. Ex solo Kupre. Isa lang yun ang kuha nila, R7. Pinatikim lang ng isa. Papatikimin lang, bibigyan lang ng magandang punishment. Pero syempre, ibang klase to. Fast-paced game, transition onto the side of R7 na kung saan hindi rin talaga alam ngayon so far ng ex solo queue. Kasi knowing that the side of R7, puro lang tayong machine room. Huwag na natin puntahan yung A-side kasi medyo delicate pa eh so far na backup plan lang so far ito from the side of R7. Knowing silent, kinokontrol niya yung mga vents pero walang kahit anuman commitment na ginagawa nila sa may wood part ng ating mapa. Still, 1 minute and 40 seconds. Napakadami pa katulad na naman dito. A surprise pick-off from the side of XOQ. Okay. Let's take a look. Dalawa na nga yung wala dito. R7. A minute with a very good pick-off, no? Grabe naman yung depensang tinatayo nila dito from that smoke alone, pre. Inaantay pa nilang mag-dissipate to bago nilang lusubin. Pero with the lack of two more players, paano naman susolusyonan yon ng R7? Knowing na, pre, maganda sanang tulong yun para makakuha pa sila ng extrang utils, extrang flash, extrang smoke. Ma-maximize man lang sana nila yon. Pero RTA is there now. Just holding the site. So, pwede nila naman papakita masyado. Charles to Misting. At napakita na headshot na nga. R6 double kill. And that is now an open A site. Pero makakapag-respond na kagad na mabilisan dito si Main 8 with AWM. Silent, medyo matagal pre. Mag-isa lang si R6 ngayon. Naupo. And Silent, naupo. Ang layo, hindi na trade kagad si R6. R7, hindi na naman akma yung timing sa inyo. Si Minate, ang laki na natag sa kanya. Wala nga. Katama ng trade sa kanya. Minate, slide. Bigla na lang mawawala si Silent. Smooth criminal play here by Minate. And X-Solo Q, unti-unti nang nagbabounce back. Ito na eh, ito na eh. Nagdi-dribble pabagya, bilog ang bola. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero ngayon kasi, nasa maitaas muli. As sight ng ES7 with the 2 consecutive kills na nakukuha nila. Pero X-Solo Q, walang pagbawi na nagaganap. Puro kills dun sa ating kill feed para dito sa kanilang team. And Min 8, ito nga ba ulit ang reverse kill niya. Pero unfortunately, ES7 gustong paabutin ng map number 2 itong laban, or map number 3 itong laban natin. And now X-Solo Q, for sure galit na sila, no pre, kasi nga ang bilis kagad na bawi ng R7 yung mga pwesto dapat ng X-Solo Q. Wait, ano mo naman? Silent, galit na galit kay Minate. And hindi malabo talagang pumunta pa tayo ng set number 3. Pinapakitaan nga sila ngayon ng clinic ni Silent. Vine Charles working their way into A site. Minamatahan na nga nila pre. Kala mo nagka-canvas ng bagong apartment pre. No? Parang alinis to. Walang katao-tao. Walang kalikalikabok pre. Eto na. Magandang pwesto na to. At tinanim na nga nila ang bomba. R7. Ang ganda ng pwesto nila pre. One track and one control room. Pero SL2. Lumalaban pa din. And 25 seconds. SL2. Wala nang ibang magagawa pa kundi tumakbo at magpakita na lang ng presensya. SL2. Kukuha pa nga ng headshot. At kung ikaw ang R7, pre, hindi ko na ipipick yan. Mag-buy time na lang kayo. Alam nyong nasa inyong advantage. SL2! Wow. Ha? Wow. Binay time lang, binay crow lang, binaliwala yung mga dalawang players pa na natitira para din sa side ng R7. Bakit R7? 5-3 score ngayon. Mukhang pinahirapan sana yun for the side of R7. Pero sabi plant na X-Solo Q, petix lang to, madali lang to, ako na bahala. SL2 with a good pick-off dun sa round na yun. Nakuha niya yung bonus round para sa kanila. Pre, SL2! My God. Hindi pwede yung ganun. Hindi dapat nakakalampas yung mga ganun, pre. Grabe nga naman.
And this is now X solo queue. One more round before we go to the half. Isang magandang pwesto lang from R7. They could easily take down SL2. Pero kailangan din nilang ingatan dito yung smoke spam na pinapakita ng Exo Loki dito sa lockers. Kasi that is a bait, pre. May tripwire dyan, pre. Napagdinaanan nila matatrigger ang Exo Loki para Romespo. And R7, playing the cards. Sumusugal sila dito, Predo. Uy! Nag-rotate na nga sila. All the way to RS. Para mag-woods na lang. Kaso nabantayan din kagad ni Min 8 mula, Jail! Nag-nade spam na nga rin dito si Jake. Pero how long will R7 keep this up? Wala na nga silang oras. Nice read from Zeke. At nakita niya na nga na may mag-flank dito. Nice double kill from Zeke. Jake, tumatakbo na nga. And Va gets the kill. And yung 2v2 na nga. Medyo messy from R7. Okay na sana yung ginawang depensa ni Zeke. At pinaglalaroan na nga dito ni Vasi Min 8. Forcing 1v2. RT. Arsec. Duguan, pre. CR. Isang life lead para kay RTA. Uhuhuhuy. Men, tinanim niya na nga yung C4 para may advantage siya. Doon na nga si RTA. Nilalaro niya pa rin yung pwesta niya dito sa control room. Pero he will not be making his way to stairs rather. And now, ayan na nga. Uy, magkakasalihan sila, pre. Magkakasalihan sila. Kasi nakita na nga. Arsec, nakikipaglaban pa rin. 21 seconds on the clock. Marami pang oras. So, ang laki ng tinag dito ni Arsec. In RTA siya na ngayon na may life lead. Oy! RTA gets the clutch for ExoloQ. What a play from the side of RTA. Nagpapakitang gilas dun sa mga movement na ginawa niya. And knowing that the side of R7, hindi natin inaasahan na hindi nila nakuha yung round na yun to extend the game to 2-6-3 score. Pero ngayon kasi tignan mo naman, mabilis na pag-control doon sa machine room para dito sa side ng R7 at pinaligtad agad at siniga agad nila yung mga players ngayon ng EXO room. Okay. That is a very quick round, no? For R7, kumpara mo dun sa mga iba. Pero ExoloQ will now be playing a different style now. Ginamit lang nila yung round na yon for sure some adjustments. Pero wala pa rin pa palang nagbago. Man, ganun pa rin eh. Ang aggressive pa rin nilang kumukuha ng pwesto dito sa wood stairs. Silent and SL2. Naku po. Grabe nga naman ang depensa dito ni R7 Min 8. Mababaliktad niya nga pa nga si Charles dito. Si Vine dito matama yung mga bala. Si Min 8 magre-challenge na nga. Pa-finds Ikos. Muntik pa maging crossbar yun kay Ba. Min 8 still playing outside of the site. Hindi sila makahanap ng pwesto dito. Ba! There goes the kill. RTA finds Arsec. And now Silent and Ba. He's now defending this forest. Life gets it for R7. Sobrang gulo ng mga pangyayari, Aaron. Bakit yung blacklist nasa labas ng site? Parang baliktad ang mundo eh. Baliktad ang mundo para sa kanila. Mas pinapaganda pa yung nagiging istorya. And now, looking at it, kailangan ibuhat pa or magbuhat pa lalo itong mga players ng ExoloQ to have this 2-0 sweep kasi R7, once na makita natin sila into the map 3, hindi na biro yung kaya nilang i-offer at this point. This is now a crucial for them to see paano nga ba makakabawi. And now, last minute push nga ba ulit yung magagawa nila or they want to extend this game and to have a good proper momentum para dun sa kanilang team. Dami natin kailangan tignan dito at look forward para sa ating mga teams natin. And ano nga ba ang pwede pa natin abangan at this point para sa side ng R7? Bye ba? He gets double. Mapipigilan nga lang siya ni SL2. Pero ang trabaho pa rin ng ExoloQ is i-clear out pa rin itong wood stairs kasi nandun pa rin si Charles. Hindi pa rin sila basta-basta makapasok at naiwan ang C4 sa katawan ni Jake, man. Apakasakit! Minate gets the flank! Still a 2v3, man. Hindi pa rin nila alam kung nasaan si Charles Silent.
Napapalapit na nga sa pwesto. Kaso na timing nga nga ni Min 8. Whips the first shot. Napagpalitan nga ng Colt. Min 8! Apakatagal ang laban nila. Pero sa wakas nakuha niya na nga ang panalo. Pero hindi naman mapupunta ng ganun-ganun lang sa X-Solo Q. And R7. Consecutive round for them. Round after round, R7 putting up such a dominating defensive line. Mm-hmm. Malinis, pulado, at mukhang sigurado talaga sila at Min 8 also. And now, ito na, X-Solo Q squad. Sila na ang arangkada, sila na ang kukuha ng kill. SL2, dire-diretso lang. And Ikus with the 3K para dito sa round na ito. Ito na nga ba ang pag-bounce back or RIA7? Papabuti nila to sa map number 3 kasi ngayon, X-Solo Q, seryoso na sila. Mukhang nag-ayos na sila ng upo nila, inayos na nila lahat, at mukhang pwede pa nga ba ito to extend this gap para sa kanilang team. Kasi RIA7, dalawang wins na lang dito sa round na to. Map 3 agad tayo mamaya. Malabo pa rin talaga ano, for X-Solo Q to be in a top spot. Wait lang, no, grabe! Dinaanan lang nila yung buong site! Dire-diretso lang! X-Solo Q, dire-diretso lang sila! R7 caught sleeping! R7 caught lacking! One! Ba? Isa pa lang yan. Apat pa ang buhay. Nades pa mo! Daming smoke! Grabe, ang labo ng paningin ngayon, di ba? Pero malinaw sa X-Solo Q. Napadali nilang makukuha yung round na yun. Two consecutive for X-Solo Q. After being on a deficit of 4. And wow, X-Solo Q. Pre, napakalupit pa rin ng advantage ng R7. 8 rounds na. Ayun na, points ayun na nga sila! Oh my god! Nagsuot na nga ng kagimat ang X-Solo Q. Lahat, pre, headshot talaga. 5B3. Ayun na nga, oh. Nade dump doon sa CR. And va, hindi pa rin siya maka-pick out dito. Pre, ang ganda ng pwesto. Uy! And SL2! R-sick nakuha na lang, niya pa nga lang. Si Vap, palabas pa lang sana siya ng CR Stairs Spray! And wala mo, X-Solo Q! Wala na atang map 3 na magaganap, Aaron! Ibang klase. Ibang klase talaga. X-Solo Q with that huge deficit kanina dun sa mga rounds natin. This now the third round consecutive na napanalo nila. And probably the fourth one kung sakali nga. Na makita ito, 8 or 2 minutes in, mukhang 8 or 1. Trade off, minus 1 para dito sa kanilang team, 4 versus 4. Pero dun sa may vents, may kita mo, dahan-dahan ginagapang, dahan-dahan ginukuha, oh my god! Igos! Oh my god! Pre, miracle worker for X-Solo Q. Wala nang control kayo ng RIA7 dito sa control room. Min 8, pupunin si Silen. And there goes the spam over to Zeke. Napatagal lang. Pero hindi naman napasara para sa R7. Tie game na tayo, Aaron. 4 consecutive. Back-to-back. Dominating rounds for X-Solo Q. And once again, dadaanan naman nila yung machine room. Ibang klase, ayoko nang makita yung mga gantong sitwasyon para sa side ng R7. Yung pinagpagura nila, eh mabilis lang din na babalik para sa side ng X-Solo Q. Isipin mo na dinadaan-daanan lang sila at parang trespassing na nga sila dun sa depensa na ibinibigay ng R7. Parang baliwala lang ito. Pero ngayon, Ikus, makikita natin up against the side of Charles. Pero RSEC with a good trade. And now, Salvatore, mukhang bounce back ata muli ang side ng R7 sa gantong sitwasyon. Nasha-shutdown ata nila. At ayun lang. 3v4 men, no way. Kukuhan ngayon ang X-Solo Q men! Naging 3v3! Makukuha din kaagad ang Charles yung kapalit. And now, Silent, lumilinya na nga. Wala pa rin C4 plant. Malayo pa sa pangarap men. Maganda yung pwesto ng R7, kaya kaya nalang depensahan kaagad nila to. There goes a spam! It's now going to be a 2v2! Silent nakikipaglaban na nga, hindi makapag-reposition dito si Min 8. Hindi rin makapush si Charles! Trap! At pin down sila dito sa CR. At ganun din naman ang issue ngayon ng XQ. Dahil nga nasa control room yung C4. Paano sila makakalapit? Inay. Takbo, ayun lang. Walang kasunod. Hindi kaagad na trade ni Jake.
Hindi siya lumapit kaagad kay Min 8. Ando na yung C4 na pulot na nga. Pero may Pickers advantage si Charles dito. No way. Jake, iikutan niya. No way, Jake. Naku no po. Way, iikutan niya nga. Ang layo nang iikutan niya, pre. Pero nandiyan na siya. Pa siya nandiyan ng woods. Na siya. Nandiyan na siya, naririnig na nga ni Charles. Sabi niya iniisip. Ayan na, ayun nga, nakita na nga na timingan pa. Jake, repicks. Oh, no. Life advantage para kay Charles. Ulo lang yan. Oh my ulo God, lang pre. Yung katapat. Pinapaka ba tayo? Kailangan. Ulo tatama. Oh, my God. Ah, Aaron, paano? Paano nangyayari ko? Parang ano, kahit ako yung naglalaro doon, parang walang hinga talaga yung gagawin mo doon sa impact na ginagawa ng Exolo Q. Hold W, spray down, kuha agad ang kill. Good information was given para doon sa round na yun. Pero grabe talaga yung 1v1 scenarios na nakikita natin on the side of R7. Let's see if they can extend this sa ating overtime or Exolo Q with the 4 or 6 consecutive rounds na napunta sa kanila, eto na kaya yun. Oh my God, man. How is this even possible? Exolo Q. Round straight. Mm-hmm. Tapos, pinataas nyo pa yung blood ng mga manonood doon. Napresabali nyo sa A, ay, silent da. Double kill, Min 8 pre, naka-exempt din si Min 8. Oh my God, triple kill, na-exempt din si Min 8. Isa na lang. Oh my God. Oh, oh my God, Min 8. 4 kills sa XM.